Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Kahit anong gawin kong pabaling-baling sa higaan, ay hindi pa rin ako magawang dalawin ng antok. Kaya naman, ay lutang ako nagigising kinabukasan. Hindi ako makapag-isip ng tama at ang bigat-bigat ng aking pakiramdam. Isabella, what's happening? Tila natauhan ako sa sigaw na iyon ni Zane sa akin at napukaw ako sa malalim kong iniisip. Ibinaba pa nito ang kamera na hawak at saka lumapit sa akin. Napakurap-kurap ako. Nasa kalagitnaan kami ngayon ng photoshoot dito sa Hacienda Montemayor. Nahuli na rin ako nang dating kanina at anong oras na ako nagising. Isabella, what's wrong? Hindi maganda ang rehistro ng mukha mo sa camera. I mean, you're beautiful, yeah, pero walang kabuhay-buhay. Hindi ko mahanap yung sigla. May problema ba? Wika ni Zane pagkalapit niya sa akin. Napabuntong hininga naman ako at saka napailing. Nating Zane, hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Ani ko naman at nag-iwas ng tingin. Mula naman sa gilid ng mata ko ay nakita ko ang pagtayo nito. Just take a rest muna. Uunahin ko na muna ang iba. Tumango rin naman ako at agad na nagtungo sa loob ng tent. Pagdating doon ay muli ako napabuga ng hangin at napailing. Wala namang problema. Pero dahil sa nangyari kahapon ay ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. Dagdagan pang nandirito ngayon, malapit sa talon, ginaganap ang unang photoshoot namin. Dahilan upang maalala ko naman ang ginawa namin dito ni Nate noon. I feel distracted because of that. Hindi ko magawang namnamin ang ganda ng paligid dahil sa masamang alaala ko dito. Kaya rin siguro ay ganoon ang sinabi sa akin ni Zane kanina. Walang kabuhay-buhay ang rehestro ng mukha ko. Miss Isabella, napalingon ako sa labas ng tent nang dumungaw doon ang isa sa mga staff ni Zane. Yes po, sambit ko naman dito. Pasok po kayo. Imunesta ko ito papasok. Agad naman itong tumalima. Kape muna po kayo. Inilapag ng staff ang tray sa mesa. Maraming salamat po. Pero para saan po ang bulaklak? Kunot noong tanong ko habang nakatingin ako sa isang pirasong sunflower na katabi ng tasa ng kape. Napakaganda ng bulaklak at kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko habang nakatingin ako doon. May nagpapabigay po sa inyo. Tugo naman ito sa akin. Sino po? Tanong ko naman. Inabot ko iyon kapag kuwan ay binalik ulit sa tray. Umiling ang staff sa akin. Mauna na po ako sa labas. Inumin na po ninyo ang kape ninyo habang mainit pa. Sige po, Miss Isabella. Ani tong hindi inintindi ang tanong ko. Nagkibit balikat lamang ako at bumaling sa upuan. Kinuha ko iyong sunflower at pinagmasdan. Halatang kapipitas lamang noon. Hindi naman nabago sa pakiramdam ko ang ganitong nakakatanggap ako ng mga regalo galing sa mga tagahanga ko. Kaya hindi ko na rin inintindi ang staff kung hindi niya sinagot ang tanong ko. Inilagay ko sa mesa ang sunflower at inabot ko naman ang tasa ng kape. Humigop ako doon at mabuti na lang kahit papaano ay nagising ang katawan lupa ko. Hindi na rin kasi ako nakapag-almusal kanina sa bahay pagkagising ko at nagmamadali na ako sa pagpunta dito sa hacienda para sa photoshoot namin. I am professional when it comes to work. Kaya kahit alam ng mga staff na anak ako ni Daddy Alexander na nagmamay-ari ng agency, hindi ko hinahayaang mapabayaan ko ang trabaho ko. At sa ilang taon ko bilang pagiging modelo, ay bilang lamang sa mga daliri ko kung ilang beses na ako napagsabihan ni Zane kapag napapansin niyang may problema ako. Isa na doon ay noong pinilit ko makapunta sa photoshoot kahit may sakit si Ethan. Hindi ako mapakali ng mga oras na iyon at wala talaga ako sa focus. Sunod naman ay noong nagkasabay-sabay ang mga kailangan kong gawin sa university at sa photoshoot. Other than that, ay wala na naman. Ngayon na lang ulit.
Dadalhin na lang kita pag uwi ko. Pagkausap ko sa sunflower habang nasimsim ako ng kape. Pagkaubos ko nga noon ay lumabas ako ng tent. Isa sa mga staff ang lumapit sa akin. Miss Isabella, tinatanong po ni Sir Nathan kung okay na raw po ang pakiramdam ninyo. Tumango naman ako, kaya naman ay tumalima na ang ilang staff at inayusan ako ulit. Kahit papaano naman siguro ay makakapag-focus na ako nito. Isa rin kasi sa naiisip ko ay si Ethan. Nasigawan ko ito kahapon, kaya ang plano ko ay pagkatapos ng photoshoot ngayong araw ay lalabas kaming dalawa para makabawi ako. Inilugay namang nag-aayos sa akin ang kulot kong buhok at hinayaan nilang nakalantad iyon sa aking likuran. Nakasuot naman ako ng off-shoulder na kulay puting dress. Long sleeve din iyon, kaya nagbumukha akong diwata sa suot ko. Ayon na rin sa isang staff kanina pagkakita sa akin. Matapos mag-ayos ay bumalik muli ako sa set. Sinamaan ako ng isa sa mga staff. Ngunit nasa malayo pa lamang ako ay rinig ko na ang galit na boses ni Zane. What's that, Andrea? Anong sagwanting na nang ginagawa mo? We're not into erect talking. Please, pakiayos naman. Dinig kong sambit nito. Nailing ako sa narinig ko. Hindi naman bago iyon sa akin. Ganun talaga madala si Andrea. Kala mo ay may parating inaakit. Sandali lang po, Miss Isabella. Kakausapin ko lang si Sir Zane. Nauna ang staff sa akin. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad. Ngunit ganun na lamang ang pagkagulat ko nang maubutang hindi lang si Andrea ang kasalukuyang kinukuhan ng litrato sa harapan ng napakagandang talon. Bagkos ay kasama nito si Nathan na ngayon ay nakasuot ng puting polo na bukas ang botones. Dahilan upang lumantad ang kanyang pangangatawan na pinaraisan din ng puting pantalon. Nakalaylay ang magkabilang kamay ni Nathan habang nakapulupot naman ang mga braso ni Andrea sa leeg nito. Tila hindi komportable si Nathan, lalo na at mula sa kinatatayuan ko ay kita ko ang pag-igting ng bagang nito. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko. Bakit ay bigla siyang nakasali sa photoshoot? Nakita kong pumihit papalingon sa akin si Zane matapos itong lapitan ng staff bago muling ibinaling ang paningin kina Andrea. Andrea, anito at sumenyas na umalis muna ito sa unahan. Napairap naman si Andrea at saka padabog na umalis doon. Hindi naman iyon inintindi ni Zane at mabilis itong lumapit sa akin. Isabella, are you okay now? Tumango naman ako nang hindi inaalis ang paningin ko kay Nathan na ngayon ay naglalakad patungo sa puting kabayo at hinahaplos ang ulo nito. Good, then let's go. I'll pair you up with Nathan. Teka lang, Zane. Inilingan ko ito. Bakit nariyan si Nathan? Nagpahinga lang ako saglit ah. Pagbalik ko, nandiyan na yan? Salubong ang magkabilang kilay na sambit ko. Wala rin akong pakialam kung marinig man ako na kung sino. I don't give a damn about it. Wala sa usapan ng ganito. Ang buong akala ko ay kaming mga babaeng modelo lamang ang magpo-photoshoot dito. At kung may lalaki namang isasama, bakit hindi kumuha sa agency? I came up with a new idea, Isabella. Come on, you trust me on this, right? Hindi kita ipapahamak. Seryoso namang sambit ni Zane sa akin. Matagal kong tinitigan nito. Nailing ako at napabuntong hininga. Ipares mo na lang ang ibang babae kay Nathan, but I don't want to do the photoshoot with him. Sambit ko at tinalikuran nito. Hindi ako komportable sa ideyang ipapares ako sa tatay ng anak ko. How can I work with him if I am mad at him? Oo, at professional na modelo si Nathan. Minsan ko nang nakita ang billboard niya noon sa syudad. But I really don't want to do it with him. Hindi sa nag-iinarte ako. Hindi nila alam ang nararamdaman ko. Isabella, please. Kayong dalawa lang ang nakikitaan ko ng chemistry. Hindi bagay si Nathan kay Andrea at Daisy. Natigilan naman ako at nilingon ko siya. Sinulyapan ko pa si Nathan na ngayon ay nakatingin sa akin. Inirapan ko ito bago ako muling bumaling kay Zane. At sa tingin mo, may chemistry kaming dalawa? Hindi ko maiwasang maging sarkastiko ang tono ng boses ko. Wala namang pag-aalinlangang tumango si Zane.
dahilan upang kumunat ang noo ko. Yes, Isabella, I saw it yesterday while we're on the car. The way Nathan stare at you, it's like there's something. Napaismid ako. Sige na, let's do it already. Sambit ko na lamang para matapos na rin ito. Pinagkakatiwalaan ko si Zane at malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Kaya kahit ayaw ko, ay gagawin ko. Great! I'll treat you after this. Natutuwang saad ni Zane. Dinaluhan pa nga ako nito ng yakap at hinalikan ako sa pisngi ko. Mabilis naman akong kumala sa kanya at tinalikuran nito. Nagtungo ako sa harapan ng talon kung saan kami kukuha ng litrato. Napalingon pa ako kay Nathan na ngayon ay magkasalubong ang magkabilang kilay sa akin. Inaano ko ba siya? Ayaw niya rin ba na ako ang katapat niya sa photoshoot na ito? Well, the feeling is mutual. Okay, you're both professional model, Isabella and Nathan. I know you will do it perfectly. Napapalakpak na saad ni Zane. Napalingon kaming dalawa sa kanya. Let's start. Lumapit sa akin si Nathan. Sa una, ay nag-alinlangan pa itong hawakan ako. Ngunit nang magsimula kami at sa bawat paglipas ng segundo, ay hindi ko maitatanggi sa sarili ko kung gaano ito ka-professional pagdating sa larangan na ito. Can I touch you? Sambit pa nito sa akin bago magsimula ang photoshoot. Hindi ko maitatanggi na si Nathan ang nagdadala ng photoshoot namin dalawa. Hindi ko alam na ganito siya kagaling at tila alam na alam niya kung ano ba ang dapat na magiging postura ng katawan namin dalawa. Halata rin natutuwa si Zane at walang ibang salitang lumalabas sa bibig nito kundi good job o kaya naman ay perfect. All goods, walang tapon, I told you, ang lakas ng chemistry ninyong dalawa. Sambit ni Zane pagkatapos at saka lumapit sa aming dalawa ni Nathan. Malawak pa ang pagkakangiti nito. Pinakita niya sa amin isa-isa ang lahat ng kuha niya at masasabi kong tama nga at may punto si Zane. I like this one. Ito ang paborito ko sa lahat. Napakasimple ng titig ninyo pero kitang-kita ko ang lakas ng dating ninyo. Wika ni Zane sa amin. Tukoy nito sa isa sa kuha namin kung saan nakatingala ako kay Nathan habang nakayakap ako at nakatingkayad upang maabot siya. Nakapulupot na magkabila kong braso sa leeg nito habang nakalapat naman ang kamay nito sa magkabilang bewang ko. We are looking at each other habang nasa likod namin ang talon at ang puting kabayo. The photo was really perfect at kahit galit ako kay Nathan ay hindi ko maitatangging sobrang ganda na naging resulta. It's like the photos telling that Nathan's in love with you, Isabella. Dagdag na sambit pa ni Zane. Hindi ako nagkomento sa narinig kong iyon. Samantala ay narinig ko naman ang pagtikim ni Nathan. At mula sa gilid ng kanan kong mata ay nakita ko ang pagsulyap nito sa akin. Ngunit imbes na lingunin, iniwan ko sila doon at saka ako nagtungo sa isang upuan. In love? Imposibleng maramdaman iyon sa akin, Nathan. Ito na mismo ang nagsabi noon na hindi siya naniniwala sa ganoong bagay. Modeling is just a hobby of Nathan's before. Hindi siya basta-basta pumapayag sa mga umalok sa kanya, lalo na kung hindi naman kilalang kumpanya o agency iyon. Pili lamang ang pinauunlakan niya. At minsan ay hindi niya pa nakatrabaho si Zane. Kaya nga kaninang umaga ay nagulat siya na kausapin siya nito at bigla siyang inalok para sa photoshoot. Of course, he agreed without having a second thought. Kahit na ba ay matagal na siyang wala sa industriya. Iyon nga lang ay hindi niya alam kung may mga nakakakilala pa ba sa kanya. Hindi biro ang 5 taon at bigla na lamang nawala ang lahat sa kanya. Pero wala naman siyang pake tukol sa bagay na iyon. Ang totoong dahilan kung bakit siya pumayag sa photoshoot ay dahil kay Isabella. Gusto niya makasama si Isabella. Gusto niya itong malapitan na hindi siya sinisinghalan. Gusto niya itong mahawakan. Kaya nga ay nadismaya siya kanina nang ipare siya sa ibang modelo. Mabuti na lamang at sa huli ay si Isabella pa rin pala ang ipapare sa kanya. Can I touch you? Aniya pa dito nang magsimula sila. May pag-aalinlangan pa sa boses niya.
God knows, he wanted to talk to Isabella. Habang ginagawa nila ang photoshoot, ay gustong-gusto niya itong kausapin sa kabila ng malakas na kalabog ng kanyang dibdib. Gusto niyang humingi ng kapatawaran dito. But he knows that she will be just distracted. Kaya mas pinili niyang wag na lang. Masaya na siyang natitigan ang maamo at napakaganda mukha nito sa malapitan. And who would have thought that this day would came na ipapare siya sa kanyang asawa? It's just a privilege to pair with an international model. At sana ay wag nang matapos ang lahat ng ito. Gusto na lamang niyang nasa bisig niya si Isabella at ayaw niyang pakawalan pa. Kung pwede lang sana. I can really see the chemistry between you and Isabella, bro. Mukhang baliw na baliw ka sa mga titig mo sa kanya. Saad pa ni Zane kay Nathan nang makaalis na si Isabella, habang abala pa rin ito sa pagtitig ng mga litrato nila kanina. Bilang modelo ay dapat na alam ka rin palabasin ang emosyon sa itsura mo sa pamamagitan ng litrato. At totoo ang sinasabi ni Zane, anuman ang nailabas niyang emosyon sa litrato ay iyon ang totoong nararamdaman niya para kay Isabella. Totoong baliw siya sa asawa niya at mahal niya ito. He's really in love with her. Napatikim si Nathan. Of course, he wouldn't tell it to Zane. Hindi nito alam kung ano ang meron sa kanila ni Isabella. Can I have the copy of that? Tanong naman niya. He's planning to keep it. Plano niya ring paggawa nito ng frame at ilalagay niya sa itaas ng kama niya sa kwarto. Nang sa ganoon ay may patunay man lang siya na sa wakas matapos ang 5 taon ay muli niyang nahagkan ng asawa niya sa mga bisig kahit sandali lang. Tumingin sa kanya si Zane. Of course bro, I'll just send it to your email. Tumango siya. Maraming salamat. Mauna muna ako. Tinalikuran niya si Zane at saka siya nagtungo sa puting kabayo na si Train. Inalis niya iyon sa pagkakatali at saka siya umakyat doon. Bago pa siya umalis ay nilingon niya pa si Isabella na ngayon ay may kausap na sa cellphone nito. He really wanted to talk to her right now, ngunit ayaw naman niyang abalahin ito, kaya siguro ay mamaya na lang bago ito umalis. Minaneobra niya ang renda ng kabayo at saka iyon pinatakbo papalayo sa talon. I'm also here at the hacienda, Isabella. Sabay na lang tayong umuwi. Nagsalubong ang magkabilang kilay ko nang marinig ko iyon kay Fiero mula sa kabilang linya nang tawagan ko ito at sinabing magpapasundo ako sa kanya mamaya pagkatapos ng photoshoot. What? Papaano nandito ka? How did you get here? Nag-commute ka? Anong ginagawa mo dito? Sunod-sunod ang tanong na sambit ko sa kanya. Tumayo ako mula sa upuan at lumayo doon nang makita kong umalis na si Nathan sakay ng puting kabayo. Doña Bella's driver fetched me at your house. And bakit daw? Nagtataka namang sambit ko kay Fiero. Hindi na ako nag-react kahit alam na ng Doña Bella kung saan ako nakatira. Hindi malabo na hindi niya yun malaman, lalo na at pumupunta ako dito. May posibilidad na baka pinasundan niya ako. Kinausap ako ng anak ni Doña Bella. Tugon naman ni Fiero mula sa kabilang linya. Mas lalo lamang nagsalubong ang magkabilang kilay ko dahil doon. Napapadalas ang pag-uusap nila ni Doña Bella at hindi ko alam kung para saan iyon. Bakit daw? Muling sambit ko. Ilang segundo namang hindi nagsalita si Fiero bago ko muling narinig ang boses nito. Malalim pa itong napabuntong hininga. I just have to find out something. Pabulong na sambit nito at saka ibinaba ang tawag. Papalapit pa lamang si Nathan sa mansyon nang mapansin niya ang hindi pamilyar na kulay asul na sasakyang nakaparada sa harapan noon. Mukhang may bisita ang kanyang abuela. Pagkarating niya sa tapat ng mansyon ay bumaba si Nathan sa kabayo at itinali niya iyon. Hinaplos niya pa ang ulo nito. I leave you here muna, Train. Babalikan kita mamaya. Aniya sa kabayo at saka siya pumasok sa loob para magpalit ng damit. Plano niya kasing ipagluto si Isabella ngayon. Pakiramdam niya kasi ay hindi sapat ang 1 piraso ng sunflower na ibinigay niya rito kanina. Pinakausap niya lang kasi iyon sa isang staff at sinabing
Huwag sabihin kay Isabella na siya ang nagpapabigay. Baka kasi imbes na matuwa ay magalit pa iyon. Ngunit natuwa si Nathan nang malaman mula sa staff na tinanggap iyon ni Isabella. Sa ngayon ay ganun na muna ang gagawin niya habang nandito ang asawa niya sa asyenda. Gagawin niya lahat upang mapalambot ito. Nagpatuloy sa paglalakad si Nathan. Papanhik na siya ng hagdan nang matigilan siya nang makitang pababa mula doon ang tinatawag na Daddy Fiero ng kanyang anak na si Ethan. Kumunot ang kanyang noo, ngunit imbes na batihin ito ay dire-diretso lamang siyang pumanhik sa hagdan na tila hindi ito nakita katulad ng inakto nito sa kanya. Ni hindi nga siya nito nilingon man lang. Dumiretso siya sa second floor. Malamang ay nandoon pa ang kanyang abuela, lalo na at naalala niyang narinig nga pala niya kahapon na kausap nito si Fiero na iyon. Malayo pa lamang ang library ay tanaw na ni Nathan na bahagyang nakaawang ang pintuan noon. Akmang kakatok na sana siya nang matigilan siya nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang ama. I will do a DNA test, mama. Malakas ang kutub kong may kaugnayan ako kay Fiero.